today's video, ang gagawin natin is ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang audio library. Paano nga ba ginagamit ang audio library? Paano nga ba siya dina-download? Paano nga ba siya nilalagay kung mag-edit na tayo? Or paano siya ginagamit during edit? At saka paano natin malalaman kung totoo nga bang ang music or yung ginagamit natin sa audio library ay hindi siya makaka-copyright pagdating sa uploading natin or pagdating kung na-upload na natin siya kay YouTube, pagdating kay YouTube, hindi ba siya makaka-copyright? Especially pag monetize na tayo, pag nag-upload tayo ng music na mayroong copyright, automatic during the uploads, mayroon siyang copyright. So, kaya, lately lang, doon ako natuto na gumamit ng audio library. Ito ang pamamaraan ko sa paggamit ng audio library at pag-download ng music sa audio library. Umpisahan na natin. Tara! So, pumunta tayo sa Chrome. Pagkatapos, new tab tayo. Then, YouTube. Tapos, dito sa upper right, may tatlong dot dyan, click natin. Pagkatapos, desktop site lang tayo. So, pag naka-desktop site na yan, pumunta po tayo dito sa yung profile picture natin sa upper right. I-click natin yan. Tapos, YouTube Studio. Ako, dumadaan ako dito sa settings. Kasi, iba yung mukha ng YouTube Studio ko sa Google Chrome. Sa Chrome. Pagkatapos, dito na. So, ang gagawin natin is pupunta tayo sa audio library ni YouTube. Kasi safe kasi pag gumagamit talaga tayo ng audio library, hindi tayo makaka-copyright. So, hintayin lang natin medyo ano siya, loading. So, i-click lang natin yung audio library. Pagkatapos, ayan na, lalabas na lahat ng free music ni YouTube. Sound effects, starred music, or ano-ano pa dyang mga music na libre ni YouTube. Then, magpa-sound tayo, sample. Click natin tong si Drifting. Play natin siya. So, ayan. Naka-play na si Drifting. So, hanap pa tayo ng iba. Scan lang tayo. Lahat ng gusto natin, pwede nating pakinggan bago natin siya i-download. Para sure tayo na yun talaga yung gusto nating i-download. So, ayan si 9 Lives. So, bigay pa tayo ng sample. Ito si URL Melt. So, ayan. Malalakas din at saka klaro yung music dito sa audio library ni YouTube. So, Digital Ghosts. Yan yung music niya. Pagkatapos, so, pipili na tayo. Ay, hindi. Pakinggan muna natin dito sa, pwede nating i-background. Yung kids playing, yung truck driving. So, ayan, lahat yan. Pwede nyo yung i-play. Pagkatapos, mag-download na tayo ng napili nating music, si Night Runaway. Yan ang i-download natin. So, pag final na, click lang natin dito si download. So, ayan, downloading file na. So, open natin. Pag na-open na siya, pwede nating i-play ulit. Yan. Then, i-open with natin dito sa music. Ayan. Pwede din natin siyang i-play ulit dito. Then, pagkatapos nito, pwede na natin siyang i-close. Then, punta na tayo dun sa close muna natin bago tayo pumunta dun. Ayan. Naka-close na. So, punta na tayo dun sa video editor natin. So, ako KineMaster or KineMaster. Depende sa pagbabasa. KineMaster ang tawag ko dyan. So, ayan. Pili ka na ng video na gusto mo lagyan. Hanapin natin yon. Runaway ba yon? So, baka nasa pinakababa. Hanapin natin siya. Yan. Kasi mag-automatic na yan dito eh. Once na download mo. Ayan. Night Runaway. Then, click lang natin yung positive sign. Para, yan. Mapunta siya dito. Ma-add siya dito. Ayan. Meron na tayong background music.
At saka hinaan lang natin yung volume. Kung masyado siyang malakas. Kasi pangit din yung masyadong malakas tapos may nagsasalita. So, pang background music lang natin. Ganyan. Parang ganito lang kahina. Pagkatapos, hinaan pa natin. Masyadong malakas. Ay, ayan. Lakasan ng konti pala. So, pagkatapos nito guys, then export na natin. Sa high definition tayo ha. High definition, high resolution. Once nag-export tayo, para maganda yung video natin. So, ayan, export na natin or exported na. Pumunta naman tayo dun sa Chrome. Kasi dun tayo mag-upload ng videos. Titingnan natin kung makaka-copyright ba tayo dun sa music na kinuha natin sa audio library. So, ayan. So, mag-create na tayo. Create video. So, upload videos. Pagkatapos, kailangan kasi natin matest kung makaka-copyright tayo, di ba? So, mag-upload videos. Select files. Iseselect natin yung files na tinesting natin kanina. Yung may background music ito. My little girl. So, select files lang natin. So, ayan na. Loading na siya. Then, pagkatapos, pagdating sa details, yun pa rin. Edit natin. Lagyan natin siya ng title. So, Kid Tooth Extraction. Yun na lang ang i-title natin. Kid Tooth Extraction. Then, description. Huwag na natin pakialaman. Naka-automatic yan kasi sinet ko na. Then, ilalagay ko ba siya sa playlist o hindi? So, hindi ko na lang siya ilalagay sa playlist siguro. So, hindi na lang. Then, diretso na tayo sa no, it's not made for kids. Kasi pwede naman itong pang kids. Pwede din siyang pang matanda. So, yan. Wala namang foul dyan. So, okay yan. Then, tags. Lagyan natin ng tags. Tooth extraction. Extraction for kids. Tapos, dagdagan pa natin. Kids tooth extraction. Ayan. Pwede na yan. So, click lang natin sa labas. Then, pagkatapos, lagyan din natin ng location, Davao City. Then, click lang natin. Pagkatapos, punta pa tayo sa baba. Check pa natin. Ayan. So, okay na sa baba. Tapos, punta na tayo sa taas. Uploading pa rin siya. So, hintayin natin ma 100% upload. Tapos, hindi ko siya lalagyan ng, thumbnails. Hayaan ko na lang si YouTube mag-select ng thumbnails dyan. Tapos, punta na tayo sa, hindi pa. Kasi kailangan pa natin yung 100% bago tayo pumunta sa monetization. So, yan, malapit na. Konting tiis na lang. Tapos, yun lang. So, kailangan natin, guys, i-check talaga bago tayo promoseed. So, kailangan lahat. Okay. So, punta na tayo sa monetization. I-on lang natin. Katapos, done. Tapos, hindi tayo pwedeng pumili dito, guys, ha? Kasi, only videos longer than 8 minutes are eligible for ads during video. So, hindi tayo makakapili dyan. Automatic na si YouTube kasi less than 8 minutes lang yung video natin. So, punta naman tayo sa video elements. Mag-add screen tayo. Tapos, add screen. Yan, mag-choose tayo ng specific videos. Pero, pwede din kayo mag-choose ng most recent upload, best for viewers. Ako, specific videos yung mga pinili ko. Specific video, rather. So, pili tayo ng specific video, then save. Then, next, punta tayo dun sa baba. Add cards tayo. So, pag naka-add cards tayo, automatic din, pwede yan i-click ni viewer. Kung gusto niyan tingnan yung add card na nagre-reflect sa video natin.
So, ibang video yung ilalagay natin. Ito. Yan. Si Choco Moonstone ilagay natin dyan. Then, save. Save lang. Then, pagkatapos, pag na-save na yan, ibig sabihin okay na. Punta tayo sa checks. Ayan guys, kailangan talaga kahit naka 100% na dun during upload, kailangan pa rin natin i-check yung checks. Kasi, hindi pa siya, tingnan nyo, yung ad suitability, hindi pa siya 100% na chi-check. So, kailangan nating hintayin. Pero yung no copyright, no copyright issues na siya, no copyright found, no issues found rather. Pero yung suitability, kung nakaka-follow ba yung video natin dun sa rules and regulations ni YouTube. So, ayan. No issues found naman dyan. So, pwede na tayong proceed. Pagkatapos, punta tayo sa visibility. Pili tayo dyan public natin guys bago natin i-publish. Kasi walang manunood pag hindi yan naka-public. So, publish na natin. Pagkatapos, pag na-publish na natin guys, hintayin lang natin, kante. So, ayan, video publish na siya guys, pwede na natin siyang i-share. Yan, so, ganyan lang kadali guys, mag-gamit ng audio library, mag-download ng audio library, mag-upload ng audio library, at saka mayroon pa tayong add screen and screen and everything. So, punta tayo dito, check natin. So, ayan, walang restriction. So far, okay yung ginawa natin. Ayan, so hanggang dyan na lang muna guys. Thank you so much for watching. Hanggang sa susunod po na video. And please do subscribe to my channel. Thank you so much. Bye-bye. Gagawa pa ako ng tutorial. Thank you so much. Bye-bye.